Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. All right, good evening everyone and welcome once again po sa Powercast Sports Podcast. Magandang, magandang, magandang gabi po sa inyong lahat. At Friday pa lang ngayon, no? It's the last day of the week and welcome po sa nag-iisang talk show na kumakausap ng mga boxing, ng mga bago, mga luma, mga sikat, mga hindi, walang problema. Lahat po kakausapin natin basta may istorya na ibabahagi ay welcome po dito sa ating show. Ako po si Pao Salud ng Pauka Sports. Kamusta po kayo? Ngayon pala ay August 7, ha? Mga boxing fan. Gusto ko lang itanong, ha? Curious lang ako. Ha? Diyan ba sa lugar nyo, lockdown din? Bawal ba lumabas dyan sa lugar nyo? Kasi dito, lockdown kami. So, as usual, gusto ko po sanang hingiin ang inyong mga komento at nang malaman natin kung kumusta po ba dyan ang mga lugar nyo dyan. Kumusta kayo dyan, ha? Ngayong gabi ha, samahan niyo ako kasi itong kausap natin hindi basta-basta boksingero ha. Isa pong dating world champion. At alam niyo na pag world champion, ibig sabihin magaling. At kumustahin po natin ang buhay ngayon, ang karanasan niya dati ng dating world champion at syempre marami pang iba. Si Jomari Gamboa po or si Sir Joma Gamboa ang dating WBA world minimum weight champion. Huwag na natin patagilin at naghihintay na siya sa backstage. Kaya handa na ba kayo? Isang comment naman dyan kung handa na. At kung handa na kayo, isang like, isang share. Yan na, may good evening pa. At saka may comment, pa-share na lang para maraming makanood at maraming makakilala sa ating guest ngayon. Salamat po and here comes the boom, boom, pow! This is Powercast Sports Podcast, hosted by Pao Salud. Alright, magandang gabi, Sir Joma. Oh, Sir Paul. Magandang gabi po. Okay, okay lang yan, kahit di mo naidikit, rinig na rinig ka pare. Sir, Opo. Mukhang wala ka sa bahay ah, nasa gym ka pa. Nasa gym ako. Oh, kasi sa bahay ni boss may naamsan. Na konti yung wifi na. Nahina. Ang liwanag yan. Ganda ng internet mo. Saan ba gym yan at ang mapuntahan? Sa Cagayan de Oro po. Sa Nazaret. 18th Street Nazaret po. Sa gym sa gym ni boss Wawi Lalanto po. Sa boss ni Sir Wawi. Ito ba? Nanonood pala siya oh. Nag-good evening nga. Nakikita mo ba yung comment niya? Sa hindi screen? Pa. Ito hindi pa lang. Hindi ka pa kasi naka-video po. Hindi, nandito na siya. Pag tumingin ka sa screen, nandiyan dyan. Makikita mo yung ano. Kawa dyan. Yan na, handa na daw. At marami nakakakilala sa'yo ha. Si R. Bigoso, Ryan Heart of Stone, taga-inyo daw. Anyway, isang karangalan po, Sir Joma, na makakausap ulit ng isang world champion. Ang isang pinakamay na tanong ka po, kumusta po ba ang buhay ng dating world champion? Ayos na, okay naman po. Okay naman. Simple lang yung sagot ah. Okay naman po, simple. Okay naman po, okay. So, pahirapan natin ng konti, ano po ba ang pinagkakabalahan ng dating world champion? Sa ngayon siguro, sa ngayon yung pandemic pa. Ano pong pinaka-trabaho niyo po ngayon at yung ano po yung daily ano niyo kumbaga pinagkakakitaan niyo? Yung pagkakitaan dati po yung bago ako kuminto ng trainer po since 2004 yung last fight ko kay George Arce. Kaya nga lang ko mga 2 taon siguro tapos nabiyan ko yung boss ko na si Jokwe Sumi na magtrabaho ko sa Japan as a trainer. Pinapunta rin ako sa Japan. So nagtrabaho po kayo sa Japan as a trainer pagkatapos na pagkatapos niyo mag-retire? Opo. Ay. Anong year 'yon nagtrabaho kayo? Since 2006 to 2017, bali 11 years po. Sa Japan? Opo. Marunong ka pala sir dapat mag-Nihongo or Japanese. Marunong ka ba sir? Yes. Alam ko po. Sample naman dyan. Kumbawa.
Pao salon. Kumbawa. Konnichiwa. Hai. Ah, konnichiwa. Kumbawa yo gabi. Kumbawa. Tagale. Konnichiwa. Konnichiwa tagale sir. Yung uwai gozaimasu, buntag na siya. Ah, umaga. Tomo arigato gozaimasu. Ah, hai, wakarimasu. Yes. Alam mo, curious din ako sa Japan kasi parang favorite country ko yung Japan eh. Yes. Parang gusto ko makapunta. Pero hindi pa ako nakapunta ng Japan eh. Pero mas maganda yun sa Japan talaga. As a discipline ng mga tao doon. Tapos malinis ang mga lahat ng kapaligiran nila. Mm-hmm. Ako, gusto ko makapunta doon sa ano, Korakuen ano, Hall? Yung maraming nagbo-boxing? Sayang lang, pandemic. Hey. So, nakalaba ka ba doon? Oh, isang beses. Kalaban ko doon dati, yung number one sa Korea. Ah, okay. Sir, sige po. First time kong lumaban sa abroad yun sa Korakuen. Ah, okay. Sabi kasi nila, yun daw yung Korakuen Hall daw, ang sacred ground. Kumbaga, parang pinakasagrado sa mga boxing dahil doon. Linggo-linggo daw o halos araw-araw yata may pa-boxing? Tama po ba yun? Oh, mayroon po. Amateur saka pro. Talaga? Oo. Oh. Yung ano po ba, yung boxing sa Japan, may kukumpara dito sa Pilipinas, ano po bang level o ano po bang diferensya ang mga pa-boxing doon? Oh, sige. Yung sa Japan kasi, yung advantage sa kanila, marami silang sponsor. Mm. Number one yan. Kaya ang boxing doon sa Japan, tuloy-tuloy. Isa dito sa atin, medyo, mayroon naman yung sponsor sa atin, pero hindi kagaya ng Japan na super talaga yung supportive ng sponsor dun sa Japan. Bakit kaya ganun, sir, no? Yan din ang mga reklamo ng karamihan ng promoter natin. Bakit kaya ang dami ng sponsor sa Japan dito sa Pilipinas, eh, parang ang hirap makakuha ng sponsor. Ano sa tingin mo ang dahilan? Siguro, yung sa nakita ko lang, ha, sa sitwasyon. Siguro, yung mga tao, alam mo na ang sitwasyon, tapos mahirap tayo, di kagaya ng Japan na mayaman na bansa yan. Para sa atin. Yun lang po. Ah, okay. Anyway, fast forward today. Ang tagal mo pala sa Japan. Bakit mo naisipang bumalik dito sa Pilipinas? Anong nangyari? Yun lang. Umuwi lang ako dito sa Pilipinas. Gusto ko na muna isama yung mag-ina ko dun sa Cebu. Yun lang. Tapos, okay. Nag-standby ko dito mga 6 na buwan. Tapos, nakakausap ko si Boss Draco. May ako ng trabaho sa kanya. Tapos, Patrabaho ko dyan sa iyo. Or sa China. Yung tinulungan niya ko. Kaya ako, nakatrabaho dun sa China. Bali, 9 months ako dun sa China. Oh, nag-China ka rin. Japan, China. Opo. Okay. Kasi iba kasi ano eh, ang trabaho sa Japan eh. Kasi stricto sa oras. It 1 to 9 hours ang trabaho mo doon. Yung mag-fildo ka ng 15 na lapad. Yung 3 lapad, didak pa yun para sa lads mo, sa literal mo. Tapos ipapadala mo sa pamilya. Totoo yun. Tapos ipapadala mo sa pamilya mo. Halimbawa, madala ka ng 10 lapad. Padang 10 lapad. Babayad ka pa sa bangko, ilan na tira sa iyo isang buwan. Isang lapad na higit na lang. Kulang na kulang talaga. Tapos ang isa doon, ano, mataas sa oras yung trabaho. Kaya sa China, yung sa China talaga, every 2 hours ka lang, morning at saka hapon. Yun lang. Ah, okay. So, ibig sabihin, mas maganda ang kitaan sa China kaysa doon sa trabaho mo sa Japan. Ang haba pa ng oras. Opo. Totoo yun. Ah, okay. O bakit hindi ka tumagal sa China? Ano nangyari? Ang dahil lang po, itong taon nito, yung last January, yung December, doon ako eh, January 25 yung December, yung New Year sa kanila. Doon ako, yung pagka 26, lumubo yung corona sa Wuhan. Kaya pagka 26 ng gabi, nag-chat ako sa WeChat doon sa China, sa boss ko na, sabihan ko na, boss, pwede ba kumuwi kasi delikado yung sitwasyon dito ngayon, hindi ko na alam kung kailan ko matalapos. Tapos marami na namamatay. Tapos sabi ng boss ko dun sa China, yung gold medalist sa Olympic yun, middleweight, sabi niya sa akin, okay, after
2 minutes, sabihan ko na sa'yo makauwi ka na. Tapos, hintay ko man 2 minuto, reply sa akin, okay na, 29, go home. Go back home, yun, sabi niya. Okay, boss, sabi ko sa niya. Salamat. Yun lang. Hanggang katambay, totoo yun. Hanggang doon ako sa Manila, hanggang dumating yung lockdown, doon ako na-stopit sa Manila. Hanggang nakauwi na sa Cagayan, kasama ako ng Sarimente. So. Ah, okay. So, yung pala yung story nun. Ibig sabihin, pagkatapos nitong COVID, kung sakaling, sana maayos na agad, eh, may ano ka ba, may plano kang bumalik sa China doon magtrabaho ulit? Eh, mayroon naman po. Pero yung sa akin lang nga, sa pinabukos ko talaga yung bata, yung si Marco Rodriguez. Gusto ko talaga siya maging isang world champion. Kapag may awa po ng Diyos na bigyan lang kami ng magandang kondisyon ng bata at saka matuloy ang laban lang ni Wan Hing, talagang lalaban talaga yun si Marco. Lalaban talaga. Walang atras. Okay. Lalaban. Gano'ng katagal na po kayong trainer ni Remendiso? Yung start kami ni Marco, yung March 16. Tapos pag 16 yun, nag-lockdown doon sa Manila. Pagdating din, pag dumating din si boss galing ng Thailand, boss break ko. Oo. Yun na. So bago tapos, lang pala? Opo. Okay. So iba pala yung trainer dati ni Remendiso, hindi ikaw. Ngayon, ikaw na ba ang head trainer ni Remendiso? Yun ang sabi ni boss break ko, ako na maghawak kay Remendiso at saka yung boss ni Marco na si Boss Mavey Lalanto. Yan ang sabi, sige, coach, hawakan mo na lang. Yun ang sabi, sige, boss, sige, no problem. Okay. Aside from Remendiso ba, mayroon po kayong hinahawakan na ibang mga boksingero? Sa ngayon, dito sa Cagayan, bali, tatlo sila. Si Absidi, si Kabar, si Tihones. Bali, tatlo lang ang pro dito na iwan kasi kay boss eh. Kasi dahil po sa lockdown din po dito sa Cagayan. Oo. Actually, na-miss ko nga yan si Sir Wawi kasi nakakasama ko yan sa Davao. Tsaka pag may nag-event sa Mindanao, tsaka yung mga boksingero niya, nakausap ko na yan. Sayang. Alam mo, kung walang corona, baka nakabalik na ako dyan sa Aida sa Davao. Alam ko, may invite din niya sa akin si magpapa-event yata yan si Sir Wawi dapat eh. Ayan na, na-disgrasya tayo lahat. Oh, yan. Sir, bilang dating world champion, alam ko, tinitraining mo yung katawan at yung boxing skill nito ni Marco Jan Remendiso. At alam ko, ang laking tiwala mo sa kanya. Pero meron ka ba sa kanyang, verbal advice, yung parang sa utak na mga advice mo sa kanya dahil lalabas siya ng championship? Ano yung mga sinasabi mo sa kanya, sir? Ano lang po, yung advance kanya, focus na sa training, tapos number one talaga yung takbo. Tapos isa pa yung disiplina niya, tsaka huwag matigas yung ulo. Kung anong tinuturo ng coach, sundin niya, huwag lang sa matigas ng ulo. Talagang maabot niya talaga yung pinapangarap niya. Ang bata na yun, may lakas yun. May lakas talaga. Kaya, Kaya umuwi siya dito sa Cagayan. Samahan na lang kita kasi ay kung mahinto yung training mo. Gusto ko matuloy-tuloy yung training mo. Kaya nag-iusap ko kay Boss Bray kung samahan muna sa boss na matuloy-tuloy yung sayo niya. Sabi niya, Boss Bray, okay naman din. Saka ni Boss Wabi, sabi niya, sige, kus, samahan mo lang siya. Yan lang. Hanggang dito ngayon. Bali, 2 months na kami dito ngayon sa Cagayan. Oo nga, oo. Sa itong laban niya kay Wan Heng dapat, dapat na-schedule na ito, na-cancel sa Amerika dapat eh. Meron na bang balita? April 25 po. So, po sana noon ng schedule nila kasi naabutan po ng lockdown. Pero yung sa ngayon, nasabi mo na kailan ang schedule nila ulit. Kasi alam mo namang champion. Parang wala lang. Kaya biglain ka. Ganun ba? Parang ganun. Oo. Kaya kinabahan nga ako eh. Kinabahan ako kasi go ahead sir. Sige, ikaw sir. Kaya nga, sabi ko sa bata, Linggo Marco, huwag ka lang mag-umensa. Tuloy lang yung sayo mo. Takbo lang, okay. Takbo yung sayo lang. Yun lang. Baka hindi natin alam, mag-upel sila ng biglaan, hindi natin alam, kulang ka sa train. Tapos tayo.
Sabi ko siya, kahit anong oras, handa tayo. Handa tayo. Kahit anong oras, handa tayo. Tiis ka lang muna. Yan sa'yo. Tiis, di natin alam kung anong schedule ang i-invite sa atin. Yan lang po. Yan ang mga style kasi ngayon eh, no? Yung mga opo, biglaan, opo. Bibiglain kayo, no? Opo, 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 opo. Lalo na yung Thailander. Pero ibig sabihin po ngayon, eh, wala pa talagang set na schedule kung kailan mangyayari yung laban. Hindi pa natin alam. Hindi ko pa alam. Either August or September. Hindi ko alam kung kailan ito mangyari. Kasi alam mo na, championship yan eh. Oo. Pero sa Amerika pa rin po ba? Possible gina sa siguro sa Amerika kasi yung bata nakapirma na ng kontrata. Oo, tsaka parang ano, first time yata nalalaban ito ni Wan Heng sa Amerika eh. Oo, yun po. Oo. Nabalitaan mo sir, ano? Magre-retire na sana to si Wan Heng. Nag-post siya sa, ano niya eh, sa social media niya na magre-retire na siya eh. Opo, nakita ko rin to. Pero kinabukasan, binawi niya. Anong pakiramdam niyo noon? Eh... wala. Pag kinabukasan, binawi niya. Nakita sa internet. Pinasa rin ni Guspiri ko sa akin. Saka ni Gusoy, pinakita sa akin. Sige, mas maganda ituloy. Oo nga. Ano po bang nababasa niyo? Bakit niya kaya ginawa yun? Ano pang, ano, ayaw niya kaya na niya mag-boxing? Napipilitan na kaya ito? Sa akin lang ha. Sa akin lang as a boxer din mismo. As a trainer. Baka discarded na lang. Ganun. Para ma-off yung concentration namin. Ramo off yung training namin ba? Yun siguro. Kung hindi ako nagpatinag doon, tuloy yung training natin. Yun ang style nila. Yun. Ah, talagang ano kaya, never letting your guard down talaga. Talagang ano, ang nasa isip niya lang, baka dinidiscartian lang tayo nito para mag-relax-relax tayo, no? Yun po. Yun yung style mga Mexicano, ganun sila. Ganun din. Yan ang advantage pag talagang grabe yung experience na sa world title. Sir, itong laban ni Rimentiso, ito yung unang-unang title shot niya, eh, no? Opo. Ah, okay. Kayo po, anyway, kayo po, pag-usapan natin, ha? Napag-usapan natin si Rimentiso kasi ang dami nagtatanong, wala pang pong schedule, at mukhang tuloy pa naman yung laban, date lang ang pinag-uusapan. Pero kayo po, ah, dating world champion. Alam niyo po kung gaano kahirap maging world champion. Tiningnan ko po yung box rec niyo. Marami rin kayong laban na world title. Pero nakailang subok po kayo bago niyo nakuha yung ano yung belt? WBA po. Nakailang subok po kayo? Bago ko nakuha yung WBA, panglima na yata 'yun. Pang-apat na business na lumaban ako ng World Championship. Ah, okay. Nakalima po kayo. Bago so, ibig sabihin, limang beses kayo napagbigyan. Ibig sabihin, magaling yung ano nyo, yung taga-handle nyo dahil nakalimang ulit kayo bago nyo nakuha. Kasi, yung manager po dati, kasi yung matchmaker sa buong Asia, si Jukusumi. Ah. Ayos. So ano pong pakiramdam pag nung lumabang kayo sa world title nung unang beses? Ano po bang pagkakaiba? Isa doon, excited ka, manalo. Mm-mm. Or matalo. Basta sa focus mo talaga, gusto mo manalo. 'Yun ang isa ka target na gusto mo manalo, kaya nangisayo ka pag gusto mo manalo. Mm. Pero ayun nga po, sabi niyo nakalima kayo, sa panglima niyo nakuha. Ano po yung nararamdaman nyo na every time na pag lumalaban kayo doon sa taas, sa world title, eh, natatalo kayo? Ano pong, hindi po ba kayo, ano yung puso nyo, yung pakiramdam nyo, naku, parang hirap pala. Ano pong tumakbo sa ito? Tuloy pa rin, habang makaya mag-boxing, tuloy pa rin. Hindi na-discourage, nag-build up pa rin ng masyadong ma-experience. Sige, tuloy pa. Dagdag pa rin. Kasi, abang tumatagal, lalo kang, ano yun, lalo kang yung matatalim. Matatalim na yung nasa magyon. Ano pong pinagkaiba nung ano nyo, nung nanalo na kayo? Yun meron na, po ba kayo bang pinagkaiba sa ginawa nyo? Wala, ganun pa rin. Oh. As a normal pa rin. Normal pa rin siya. Champion o champion, pero normal pa rin siya. Uh-huh.
sa tingin niyo po, ano po yung ano dahilan bakit kayo nanalo na for the fifth time? Ah, okay. Sabi ko ng totoo sa iyo, ah. Kasi sige ang po. Yung sitwasyon na yon, yung hindi ko pa naman, hindi ko ito makalimutan. Sige po. 1999, December 4, yung champion yon, yung si Noel Arambolet. Tapos yung challenger yung taga Nagoya si Satoru Abe. Uh-huh. Tapos 2 weeks before the fight na siya, before no flight dari papuntang Japan. Inubo yung si Arambolet 10 days na lang. Mm-hmm. Yung laban na darating na schedule sa kanila. Sold out na lahat na ticket eh. Kaya wala na ibang choice si Jukui Sumi. Yung number 7 din ako sa WB dati. Kaya akong pinikap niya. Akong kinuha niya. Di mo biro mo, nasa dagat ako noon dati. Nanguha ng yung pusit. Nanguha ako ng pusit. Kasi wala na. Ulam-ulam na lang. Ganun. Tapos, pinuntahan ako ng bayaw ko. Doon sa tulay. Sigaw na sigaw. Juma, wake ka daw. Tapos, suminto ako sa gilid ng dagat. Sabi ko, ano daw? May World Championship, ha? Sabi ng bayaw ko. Sabi ni Coach mo, Ablaka. Dating Coach si Ablaka eh. Uh-huh. May World Championship. O sige, hintayin mo ko, win ako. Hindi ako, bugsay ka agad. Tapos pagdating doon sa amin, nilagay ko na mga dalaw, makuha sa panadyan. Sa kabugsay, tapos gamit motor, punta doon sa sabay na ni Ablaka. Uh-huh. Pagdating ko doon, sinabi na ni Ablaka, sinabi na sa akin na, lalaban tayo. Sige, Blacks, sabay ito. Yung una talaga, yung first yung tinanong ko kasi ganun pa rin eh, iba. Kano? Yes, sige, pirma tayo. Pirma ako. Tapos yun. Tapos, bali yung ensayo ko lang nun, bali 1 week lang. Inuha ko lang timbang ko. Tapos, isang beses lang ako ng sparring, four rounds lang. Tapos, okay. pagdating na namin dun sa Japan, nung araw na yun, kinabukasan timbangan, nung araw na pagdating namin, over pa ko ang bali, 1 kilo pa. Isang kilo? 1 kilo pa po. Laki nun. Oo. Oo. Biglaan talaga, 10 days lang eh. Days lang. Tapos pagdating doon, pagdating gabi, ensayo. Ensayo dun sa, heater yung lahat yung sa loob ng kwarto namin, saka sa CR. Ni-heater yung tubig. Tapos pag pinapawisan, doon ako papasok, tapos binubukutan ako ng komot doon. Mm-hmm. Doon, ginawa namin. Tapos din, kinuha pa yung pagtingin sa timbang ko. Yung timbang ko, bali 300 pounds pa yung over. Ay, laki. Oo. 3 pounds po, 3 pounds. Oo. 3 pounds. 300. Kinabukasan, training naman kami, umaga. Ganun pa rin, heater sa loob ng hotel. Skipping lang. Tapos, may pawisan ng kunti, pasok kagad sa may toilet na heater na lahat, may init na masyado. Tapos, tinatabunan ako ng kuma. Pawis na. Sa wakas, nakuha din, tamang-tama, yung umaga na yun. Kasi 1 p.m. yung timbangan eh. Okay. Ito, si Arambolet buhay yung kalaban nyo dito? O yung bali ako ang ni replace kay Arambolet. Oh, ito po yung kay Satoru Abe. Satoru Abe. So ito opo. Pa yung nanalo kayo 1999? Opo, December 4. Oh, hindi makalimutan ha, na TKO mo pa. 6 rounds po. Nayos. Ano nangyari dito? Hindi ka prepare. Tapos yung training mo is puro diet lang. Opo. Puro pampapayat lang lahat. Opo. Anong himala ang nangyari? Himala ba to? In-expect mo ba na mananalo ka? O paano nangyari? Paano nanalo?
wala ko, hindi ko ni-speak na mananalo ako. So, pagkatapos ng 6 rounds, kapag hindi ko siya matamaan talaga, hinto na ako. Eh, kaya, tinamaan siya, kinain na talaga. Boom. Tapos, gusto pa siya mag-sin. Atas na konti, suntok ng hook straight, lag-lag, tapos, ilong hilo, yun. Gulat nga ako eh. Kaya, sigaw ko pinsigaw ng trainer ko eh. Hindi ko kalain manalo ako talaga. Talagang, lucky lang ba para sa akin? Ah, sinuwerte lang. Opo, opo. Pero syempre, ano, ang dami mga batang boksingero nanonood nito eh. Yung ganito, hindi natin ito nire-recommend. Syempre, dapat training talapat handa. Kasi opo, hindi naman lagi opo. Swerte eh, no? Yes po, yes po, yes po. Okay. Pero ito, yung pagkapanalo mo na yon, sunod-sunod na yung pagkapanalo mo, tapos fast forward to year 2000. Ito na, dito mo naman kalaban si Arambulet sa world title. Opo. Siya naman August yung overweight doon. Opo. Pwento ka naman doon. August 20 ata yun. Anong nangyari doon sa laban na yun? Diyan ako yung timbang niya. Yung rules and regulations sa WBA. Kapag siya ang mananalo, bakante pa rin. Bikat pa rin WBA. Kapag ako mananalo talaga, legitimate champion na. Oo, pero may higpit yung labanan nyo, no? Split decision. Oo. Kaya pinagalitan yun yung manager ko, yung isa ka judges yun, yung taga Panama. Sinabihan na manager ko, hindi mo ba nakikita ang laban? Ba't ganun ang score? Yan lang po. Inaway. Inaway po. Okay. Okay. Ano ko lang ha, dahil ang dami mong world title shot, alin ba dun sa laban mo ang pinaka hindi mo makakalimutan? Yung Japanese po. Si Kitaro Sino. Kitaro Sino. Bakit hindi mo siya makakalimutan? Tinalo nila ako eh. Okay. Yun. Okay, ito ba yung 2000? Ito yung pagkatapos ng manalo ng World Championship, ito yung first defense mo. Yung ba yun? Opo. Hindi pa, mayroon pa isa po, si Chinwe, yung kalaban ko talaga, Japanese pa rin. Si Acho Sisai. Okay. Bili ba ko sa'yo, sir, naaalala mo yung mga hapon na pangalan, ha? Yes po. Okay, ano po, bakit po naging unforgettable yung laban na yan? Kasi po, alos lahat, nandun na lahat po eh. Nandun na lahat. Pinost mo lang lahat. Ganun, wala. Wala eh. Tapos, sabi ni manager ko, Japanese, sabi niya, every time go boss, still the blocking. Ano na ba? Ganun ba? Still waiting, ano ba? Okay, makita sa judges, siguro, aggressiveness, ganun siguro. Tapos sa kanila pa yung, siguro wala, tanggap na lang talo. Yeah, ano, yung kaming dalawa, nag-exhibition din kaming dalawa dun sa, ano, sa MEG. Exhibition talaga. Yung ko ay ko mag-Edgar, ikaw lang may Edgar, ay ko mag-Edgar talaga. Yung Edgar, kasi ako wala akong Edgar talaga. Balik ako. Bakit gano'n, sir? Kung kailan ka nag-prepare, doon ka natalo, tapos nung nangingisda ka lang, doon ka pa nanalo. Yun po. Siguro, di natin alam yung ano. Sa kanila kasi ano eh. Yung hometown sa kanila po kasi. Sa lugar po nila. Siguro, i-re-record mo yung laban talaga. Makikita mo naman siguro. Pero tanggap na lang kasi. Kasi from matchmaker pa rin dun, si manager ko rin. Ah, okay. Baka yung mga nakikinig na boksingero sa atin eh, mangisda na lang para ano. World title shot. Okay, sir. So yan yung hindi mo makakalimutan na laban. Patanong ko lang, sir, din ang dami mo nang napuntahan na lugar, Indonesia, Mexico, Japan. Ano yung pinaka lugar na paborito mo or yung hindi mo sa lugar ha, na yung may magandang na experience na ibang bansa sa may pinakamasaya? Masaya sa trabaho. Sa boxing sa ibang sa lugar.
Doon siguro sa Japan kasi marami akong kaibigan Japanese. Kasi Dahil doon sa ako Japan, doon nakilala marami kang nila. kaibigan. Okay. At saka doon din ako nakilala nila doon sa Japan. Okay. Mga Japanese. Oh. Ito sa tinitingnan ko rin ha, may labang ka, eh bihirang ko lang ito nakikita eh. Siyempre karamihan ng mga boksingero, puro Japan, Amerika, Thailand, meron kang ano, Caracas. Opo, yun si yun po ang lugar ni Noel Arambolet. Yan, yun po ang taga dyan lugar si ni Arambolet. Opo. Doon kami Venezuelan. Opo, doon kami ang first pet namin ng dulubiin noon dati doon sa kanila 1999 pa rin yun, September. Doon pa rin. Doon sa side nila si Don King yung sa side nila, yung promoter eh. Sa kanya WB champ, WB president sa kanila lahat eh. Takbo na takbo sa akin yan, Pao Salud. Takbo na takbo sa akin yan. Grabe talaga. Hindi ko na iniwasan yan. Pinasapasok ko na simulat una hanggang 12. Grabe talaga. Grabe. Talo Eh na nga. Talo pa rin. Ang bali, yung pagtakbo naman niya, tumakbo sa Japan, na, doon naabutan mo rin. Doon na talaga. Sino ba yung sa mga nakalaban mo, sino yung pinakamahirap na nakalaban mo? Siguro yung last fight ko na na ano, 2004 yung WBC si Arce. Si Arce? Ano po? Ito si Jorge Arce. Ito, naabutan ko to si Arce. Kwento mo naman, sir. Medyo hindi maganda yung ano mo dito, sa Mexico. Ano ba nangyari dito? Okay naman condition ko doon. Kasi naka-adjust ko ng klima doon eh. Makatulog ako sa araw sa gabi doon eh. Saka kinabukasan magagising ako ng ano eh. Naka-adjust ako doon ng klima doon. Kasi wala, natinamaan lang ako na ano, medyo naligaw na suntok. Siguro hindi nakita. Tinamaan ako ng upper set ata yun. Nakita mo yan mamaya sa video. Or street set ata yun. Hindi ko na pinakita yung bumaksak ka, pero bumaksak ka parang sa dyan ka tinamaan, tapos hindi ka na nakatayo eh. Opo, kasi mahirap na. Maraming star nakikita ko eh. Maraming star? Opo, opo. Totoo ba yun pala? Pero di ba sa dyan ka tinamaan? Sa dyan ba? O sa ulo? Dito po, sa panga po. Sa panga. Parang nawala yung ano mo sir eh, yung tuhod opo. Mo, nawala ba yung tuhod? Opo. Nalambot ang tuhod ko, nalalambot yung pagtapang. Diretso ka agad. Ah, malakas pala itong si Arce talaga, no? Yung time na yan, yung kasikatan niya, 24 years old ba ata yun, 25 years old siya. Yung kasikatan niya talaga. Superstar siya sa Mexico yung dati. Ayun, no? Sa Mexico, superstar. Nakita ko nga, hype na hype talaga sila doon. Ito kasi opo. Si Arce, nakalaban niya na si Donaire, mga ilang, ang dami na rin pilang Pilipino ka nalaban nito. Pero pababa na si Arce. Oh, pababa na siya. Oo, pababa na si Arce noon eh. Po, may edad na rin. Okay. Itong ano, ito lang kasi yung kilala ko na ano, pero doon sa mga nakalaban mo, sina Arambulet, sino ba doon yung talaga masasabi mo na yung kapanahunan mo na sikat na mga boksingero? Para mapakilala natin sa mga batang nanonood ngayon. Ang nakalaban ko dati World Championship, ang mga sikat dati. Oo. Opo, yung number one po yung sa ano sa Thailand, si Samansu Jatorong. At si Hindi ko ma-recall talaga. Okay. Nabobobo ako sa boxing bigla eh. At si Pichinoy Siriwat na WBA superstar pa rin yung sa Thailand dati. Sa ngayon, okay. Superstar ngayon sa Thailand, si Wan Heng na. Si Wan Heng na. Ano po, nung panahon nyo, sino-sino po yung mga superstar, yung mga hindi nyo nakalaban ha, pero nakasama nyo, yung mga sikat, meron po ba? O hari, sina Tyson ba, nakasama nyo na, Sugar Ray? Ah, hindi po. Nakasama ko lang po dati sila, Luis Dito. So si Manny Pacquiao. Oo. Kasama ko 'yan sa boxing sa laban dati sa ano sa Coronadal Battle of Coronadal Part 1. Luisito Espinosa kontra taga Spain. Tapos Manny Pacquiao kontra Three Battery taga Thailand.
Okay. Ito po ba yung controversial na laban ni Lucito Espinosa na hindi siya nabayaran? Yes po. Yes po. Okay. Ito, nabayaran ka naman? Oh, sa akin. Ulit lang yun sa akin. 2,000 naman yan sa akin. $2,000? Opo. Ay, okay na rin yun. So, ibig sabihin, yung pala yun, nagsama-sama kayo doon. Opo. Sama-sama kami. Sabay-sabay. Pero, biruin mo to si Pacquiao hanggang ngayon kumakamada pa rin 40 magpo-40 doon na no? Opo. Kasi yung si Manny naman, masabi ko lang, iba si Manny. Mm. Kasi yung suntok ni Manny may forma, hindi mo alam kung saan na mauuna, saka ang bilis, saka malakas. Ayun. Oo. Hindi biruin mo basang mo. Baga. Oh, yun po. Biruin mo, walang division makukuha sa isang tao. Mahirap 'yun talaga. Mahirap gayahin si Manny. Mahirap talaga yun. Mahirap talaga gayahin si Manny. Grabe talaga. Saludo ako talaga sa kanya. Mamaya sir, may pag-usapan pa natin si Manny Pacquiao. Pero gusto ko lang matanong sa iyo sir. Ano bang pagkakaiba ng boxing noon tsaka ngayon? Para po sa mga nanonood natin na mga bata. Ano bang pagkakaiba? Okay. Maganda yun ha. Kasi ngayon, kapag local champion ka lang, international, Asia, sponsor marami. Maraming sponsor talaga. Dati kami, isang world champion ka, wala kang sponsor. Kahit TV, wala. Wala talaga. Wala. Dati. Wala talaga. Kaya, wala talaga. Saka yung dati, yung fight money namin sa world championship, hindi gano'ng kalaki yun. Hindi gano'ng kalaki, maliliit. Lalo na sa timbang ko, maliliit yung fight money namin. Maliliit lang talaga yun. Ah, maliliit lang ba yun? Opo. Okay. Kasi dati, mura po yung fight money dati. Dahil po sa mga sponsor po yan. Totoo yun. Totoo yun. Okay. Hindi ganun kalaki yung kita dati. Opo. Kita mo, kahit na ako dito sa Pilipinas, di ako popular masyado. Dahil po wala sponsor po dati. Wala po magkakabar sa amin mga ano sa TV po. Totoo yan. Wala yung TV, walang internet lalo. Wala ngayon, po. Wala mayat po. Maya ka nakikita sa Facebook. Walos lahat po makikita mo. Oo. May nagtanong lang, sino po ba yung may hawak sa inyo dati uli? Sino po ba yung manager promoter nyo? Dati po, sa pag-umpisa ko ng boxing or pag... Yung mga world title shot na po? Apo si Mr. Joko Isumi po. Hanggang ngayon, manager pa rin yan eh. No? Opo, hanggang matchmaker pa rin po. Matchmaker pa rin. Okay. Of course, may tanong din, Mike, naging world champion po siya sa WBA minimum weight. Sir, ito pa isa ha. Kasi yun nga, kakasabi mo lang na yung pagkakaiba hindi masyado ganong kalaki yung presyo, yung kita dati tsaka sa ngayon, no? Kasi maraming mga fans, nagtataka sila, di ba pag world champion na, dapat mayaman na sir. Paki-straight na nga din. Tapos nakailang world title shot ka, dapat malalaki na yung kita noon. Okay. Yung dati, makalaban ka ng world championship siguro, 18, 19, na siya. Kasi challenge ka lang. Pero kung ikaw mismo real champion na, abot na 60, 60,000. Opo, 75. Okay. Mm-hmm. Yun lang, hanggang dun lang. Wala pa sponsor yan. Okay. So, yung 60, para lang po sa mga tao, kasi isang beses ka lang naman yung naging world champion, you know? Yung, kasi ibig sabihin, karamihan ng ano mo, ng laban mo, ikaw yung challenger, di ba? Opo. Sa mga 20,000 US dollars ang kita mo doon. Opo. Ganun-ganun na po. Oh, pero hindi mo naman nakukuha lahat yun, di ba? Oh, hati po. Kasi dati po, kasi sa budget ko dati sa manager ko na Japanese po, may every month po ako na allowance. Every month po. Allowance. Bali, $400 per month na po. Ko dati sa manager ko na Japanese. Okay. Pero iisipin ng iba. Pare, Sir Choma, sabi mo, 20,000 US dollar. It's about 900,000 pag the peso pa ngayon. Hindi. Magkano dati 'yon? 39 pa po, 39, 38 po.
39, 38. So, kung palagyan natin, mga kalating million yun. Siguro, ganun na siguro. Ganun na siguro. Okay. May nagtanong kasi, so ano po, sir, nakailang title shot ka, sir? Ano ba, ano nangyari daw doon sa mga pera? Ano, may naipundar po ba daw kayo? Ano po ba ang... Sige, sir. Okay. Sagutin ko yan. Yung pera ko talaga, bigay ko yung lahat sa asawa ko. Tapos, imbis at lupa, imbis kami ng lupa, bila ko ng house and lot dun sa Cebu, bumili din ako ng lupa dun sa Cebu, tabi ng bahay ko. Tapos, bumili na ako ng lupa, and dun, palayan dun sa Ormoc City. Tapos, so marami po kayo lupa ngayon? Opo, may bumili na ako ng lupa dun sa Bacolod City. Saka na ni tatay ko po, pinayang ko po ng bahay dun sa Bacolod City. Okay. So, ayan, yan ang tanong ni Mike Lubriano, sir, pakitanong kung ano pong naipundar niya. So, marami kayong lupain. Opo. May sariling bahay din ako po, saka meron din ako na pahit na house and lot po. Saka mga lupain po. Siguro sila ang nasa isip nila. Bakit ka pa sila nagte-training? Marami ka na palang lupain. Dapat ano na ka lang, doon na lang, relax na lang. Okay. Doon sila nagkamali. Kasi mga anak ko, lumalaki rin. Nagkakalis na po. Kaya tumagal ko doon sa Japan kasi dahil po sa tostos ng sa pag-ispila ng mga bata po. Pero at least, ano, Sir Joma, yung kinita mo, may pinuntahan, may lupa, may na-invest ka. Kasi marami sa atin nag-aalala, no? Na mga fans na world champion. Dapat ayaw natin nakikita na naghihirap yung mga world champion, eh, no? Ano po ba, sir, mapapayo mo sa mga bata ngayon na medyo kumikita ng mga ganyan, mga milyones sa mga laban nila or almost million? Ano po masasabi mo sa kanila? Sa ngayon siguro mga fight money sa mga bata ngayon siguro lalo na sa abroad. Ang maliit siguro doon mga 6,000, 7,000. Ang mapayag ko lang sa mga bata na ganun klaseng money, pera na yun. Malaking halaga niya sa atin yun. Kung halimbawa maghati sila ng manager niya, mas maganda, or either mga yung manager na one court, yung isa yun, yung pinakatabis doon, hawakan po ng manager, saka yung bata na yun, unan ng bank account sa bangko. Tapos, pay man niya, diretso doon. Tapos, kung anong gusto niya, anong kunin niya, limitahan po ng boss, ito lang gamitin mo kasi hindi natin alam anong sitwasyon. Yun, for reservation, in case for emergency. Normal lang magbigay sa, normal lang magbigay ka ng mama mo, kapatid mo, o sa mga bangko, or sa mga barkad mo, isang bisis lang, ito lang. Yun lang, hindi araw-araw kasi doon ka matatapos. Yun ang napabalitaan ko lagi sa Joma, and ito, ginagawa natin itong usapan na ito para yung mga batang boksingero na kumikita ng malaki, hindi na uubusan kasi may mga ilan tayong mga world champion, sir, na talagang sobrang hirap eh. Sobrang naghirap eh. Maganda yung sinabi mo. Kasi gusto natin, napaparangalan, gusto natin na susuportahan yung mga world champion, lalo na pag wala. Kaya yung nagtataka yung mga tao, bakit ba nawawalan ang pera? Dahil sa sobrang gastos? Yun po, yun isa po. Yung isang gawain na hindi maganda po. Kasi inisip nila, ngayon maraming pang pera kasi nilaban masusunod eh. Nilaban masusunod. Hindi maganda yun. Maganda yun, mga para-paraan, hindi maganda yun. Kayo po ba, nung kabataan nyo, hindi kayo nag-ano? Hindi kayo malakas mag-inom? Or bisyo? Pero sa oras ko noon talaga, lasing ko talaga po. Pero ilagay ko sa tamang oras. Okay. Hindi araw-araw. Pero isang oras, isang araw lang yun, talagang lumos talaga. Wala na. Tapos wala na. Yun lang, tapos na. Yun lang. Okay. At least okay po kayo at saka kumbaga maayos ang buhay niyo. Anyway, 47 na po kayo ngayon. Tama po ba ako? Yes po, Pao.
Okay. Kung meron po kayo ibabalik sa boxing career nyo, meron po ba kayong gustong palitan sa boxing career nyo? Hindi ko po. Ayaw ko po. Wala? Yung mana ko? Ayaw ko kasi naranasan ko na po yung anong hirap po sa laruan ng boxing. Lalo na kapag mag-reduce ka, mag-minute ka din. Grabe talaga kahirap yan. Yan na po yung kalaban ng boxing hero, yung pag-control ng timbang. Oo, karamihan nga. Ano, diet talaga problema eh. Sir, lumabang kayo sa light flight at saka sa minimum weight, di ba? Opo. Yun lang ba yung division na nilabanan nyo? Yun po, opo. Dalawa po. Ah, okay. Ngayon po, sir, maganda yung, kahit pa paano maganda yung karera nyo sa boxing, nakailan title shot kayo, may naipong kayo. Ngayon, as a trainer ni Mark Jan Remendizo, aside from Mark Jan, meron po ba kayong nakikita na boxingero na tingin nyo malaki ang potential na sumikat ngayon? Sa ngayon po, nakikita ko Remendizo, tapos si Almasin po, Jonathan po. Sino po? Jonathan Almasin po. Almasin? Uy, kaibigan ko yan. Magaling na ba sa yun, bo? Yan siya. Tapos, ito yung boxer ni Buswabe, si Abstidi. Tapos si ano po sana, si Ali Laurel po sana. Kaso, umakyat si Nabaritin ng Dimbang eh. Na prospect po yan. Nakikita ko po. Okay. Ito yung mga boksingero na binanggit mo. Mga kakilala ko yan, mga magagaling talaga yan. At sana mabigyan sila ng opportunity, no? Opo. Yan po. Yan po. Bigyan sila ng opportunity po. Kasi may mga lakas po tsaka may bilis po sila. Kaya doon ako sabi ko, ibang label nito, world caliber ko. Yung sabi ko sa sarili ko. Kaya nabanggit ko yung pangalan nila. Sir, ito ah, yung mga boksingero na binanggit mo, bilang isang, tsaka matagal ka na sa boxing, bilang isang trainer, isang boksingero, ano po ba ang nakikita nyo sa boxing na dapat idagdag pa sa boxing industry? Dito po sa Pilipinas po muna tayo magsimula. Ano po ang nakikita nyo na dapat idagdag sa boxing dito sa Pilipinas? Number one po, sponsor po. Sponsor. Tapos material po, tapos kung ano ang kulang sa mga bata, dagdagan na lang. Tapos number one po sa mga bata, vitamins talaga po. Number one po. Vitamins sa disiplina. Tapos number one po talaga yung sa atin mo, pusigil lang po yung boxy sa atin. Sponsor po yung kailangan talaga yung number one. Oh, okay. Ang daming interesado sa iyo, sir, ha? Ilan taong ka na daw? Pero na-late to, 47 years old. Sir, pakitanong ko sino daw pinakamahirap na Pilipino na nakalaban mo? Wala naman. Wala. Wala ko na. Lahat madali? Wala ko sa mahirapan. Wala ko sa mahirapan. Na Pinoy? Yun lang. Meron lang. So, yan, yung first fight ko na nag-attempt ko ng RP. Pampitong laban ko, RP championship na. Si taga dito, taga Davao, Tagum del Norte, si ano po, si Rudy Danyo, yung Kaliwete. Okay. Nag-unanimous decision kayo noon sa Silay City, okay. Ginamit 1994. Yes po. Yes po. Okay. Okay, sir, sinabi mo yung ano, yung sponsor. Pansin ko rin 'yan eh. Dito kasi sa Pilipinas, karamihan ng mga ini-sponsoran ng sponsor ay basketball, hindi boxing. Ano, yung sa basket siguro wala kong makomment 'yan. Oo. Bakit kaya ayaw ng mga ano ng mga kumpanya na mag-sponsor sa boxing? Ano kayang diferensya? Bakit sa ibang bansa naman, sa Amerika, sa Japan, ang lakas ng mga sponsor, pero dito kaya ayaw nila? Siguro lala ko makomment siguro kasi hindi na. Ano sir, nawala ka? Nawala? Oh, hello. Okay. Hello. Yung sa about sa boxing, bakit maraming sponsor? Yung sabi ko lang siguro wala akong ma-comment doon kasi yun lang. Kasi iba kasi ang boxing at saka basket. Okay. Sir,
kung may sinabi ka na dapat idagdag, meron ba dapat baguhin sa boxing natin ngayon, tingin mo? Siguro yung ano, yung about sa training siguro, yung dati mga old style, i-mix na lang ng mga panibagong teknik na sa boxing, kagaya nila na Federer, i-kopya-kopya na lang. Para ma-mix siya. Ano po ba yung dating lumang boxing style na hindi na pwede ngayon na training? Meron po ba kayo masasuggest? Dati kasi iba eh. Sa amin dati, ano, ganun ba lang ngayon, pero iba kaysa ngayon. Iba kaysa ngayon. Dati, iba kaysa ngayon. Kasi high-tech na ngayon kasi. High-tech. Oo, grabe. Nung panahon ba, sir, ano, nagbubuhat kayo ng ano, ng barbell? Yes po, totoo yan. Pero narinig ko, kasi minsan yung iba, bawal ang buhat ng barbell, tapos nakausap ko sa memory radio, pwede naman daw, basta wag lang, ano, kailangan tama, hindi mabigat masyado. Ako lang yung counter lang din, pagbubuhat ka ng weights, dumbbell. Pag tapos ng buhat, talaga mo yasado talaga ng mabilis talaga para huwag kang bumagal. Oh, kasi yun ang sinasabi nila, pag lumaki mga cell mo, lalo kang hihina stamina eh. Bumabagal. Oo. Di natin basahin yung stamina, yung ang bilis doon. Oo. Bumabagal ka talaga. Kasi pag lagay mo ng whisk doon, gusto mo ng penga kasi mabigat. Hindi. Lagay mo, talagang masyado ka ng speed talaga. Speed talaga masyado. Okay. Okay. Sir, medyo nasa bandang huli na tayo at hindi ko napansin. 50 minutes na pala tayo nagkakwentuhan. At hindi matatapos yung kwentuhan natin, syempre, kung hindi natin pinag-uusapan ang ating pambansang kamauna si Manny Pacquiao na hanggang ngayon, namamayagpag pa rin. Abutan mo pa, nakasabay mo pa pala siya, ha? Ano mong masasabi mo ulit sa kanya, kay Manny Pacquiao? Bakit siya naiiba? Kasi iba si Manny, yung galaw, bilis, saka ang lakas ng suntok niya. Kasi ang style niya talaga kasi awkward, pero masyadong mabilis ang pag-awkward niya. Mahirap bantayan yan. Di mo alam kung saan magagaling yung suntok niya. Saka mabilis, saka malakas pa. Saka mataas ang maraming stamina niya. Ano kaya sikreto niya, sir? Bakit umabot siya ng hanggang ganitong edad? Nasa taas pa rin siya. Ang number one siguro tayo, diyan siguro, sa mahal na Panginoon. Tapos, isa pa, hard training, disiplina, vitamins. Yun lang siguro. Hard training, disiplina, vitamins. Tapos, palagi mag-pre sa taas po. Yun lang siguro. Nagbibigay ng lakas sa kanya. Tsaka yung disiplina niya po, yung number one po. Tsaka pagsalig po sa Panginoon. Sa tingin mo ba, sir, dapat magtuloy-tuloy pa rin siya ng boxing niya? Kahit 40, magpo-40 doon na siya? O return na? Di, kung sa akin man lang, kung kaya pa ng katawan niya, ituloy niya. Yun lang, wala. Kapag kaya niya pa, yun lang. Sino pong maganda mga kalaban niya? Maganda sana yung si Crawford kasi big fight yan. Crawford, no? Big fight talaga yan. Hindi gusto ko eh. At saka may belt eh. Yun nga eh. Unification yan. Oo. Unification. Tapos pagkatapos nun, si Spence para undisputed. Yun, maganda yun. Grabe yun. Super big fight yan. Sa tingin niyo po ba nung panahon niyo po ba, sino po ba ang tinagore ang Manny Pacquiao nung wala pang Manny Pacquiao, nung mga bata pa kayo, sino po ba ang matatawag natin na sikat na sikat dati? Dati sa oras namin sa booking, wala naman siguro yung dati nung sa Cebu City, si Ala Villamor. Si Ala ang pinakasigat. Oh, tsaka si yung bunso na Magramo. Si Rony Magramo. Mga astig yan. Mga astig yan dati. Okay.
kasi for, hindi iba yung exposure noon sa ngayon. Sa tingin niyo po, sir, sino kaya ang papalit kay Manny Pacquiao? Meron na ba? Sa nakikita ko, wala pa eh. Yung prospect yung sa ano, yung sa iba, sa tingin ko, wala pa talaga. May iba, meron yung prospect na sabi, yung sa tingin ko, wala magkagaya sa business ni Manny talaga sa lakas. Sa kaya style niya okay. Talaga, mayroon talaga kunin yan, awkward yan, hiyan talaga kunin yan. Okay. Okay, naniniwala ako sa inyo, daming mga boksingero na hindi talaga mabasa si Manny. Anyway po, mag-iisang oras na, okay pa po ba kayo sumagot at ng mga tanong ng mga fans? Okay pa po kayo? Okay. Okay. Bago natin sagutin yung mga tanong ng mga fans, bibigyan ko po kayo ng oportunidad na kumbaga po eh mag-shout out mensahe sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, mga papasalamat nyo kung kanino man po. Sige po, ayun po muna. Uminom muna kayo ng tubig. Sige po. Baka may mga pasalamat ka, sir. Pabati. Napapasalamat ko po sa lahat po na nanood sa Paukas Boxing Talking. Salamat po. Maraming salamat po sa nanood po sa YouTube Paukas Boxing Pilikas muna siguro. Maraming salamat po. Lalo na sa mga boss ko ngayon. Boss Brico, Boss Wawi Lalanto, sa mga boxer ko. Maraming salamat po sa panonood ninyo po sa live namin ngayong gabi nito ni Boss Pau. Maraming salamat po. Okay, yung mga pamilya mo, baka gusto mong batihin? Oh, mga kamag-anak? Especially yung sasawa ko doon sa Cebu, anak ko, Juma, si Jumar Jr., tapos yung kambal ko, kumusta po kayo, sila nanay, yung sa Bacolod, yung kuya ko, Tol, kamusta? Sa kapatid kong babae, kamusta kayo dyan, Tol? Tol, God bless po sa inyo lahat. Okay. Alright. May kambal ka pala? Yes po. Okay. Boksingero din? Wag po. Wag po. Wag? Wag po. Hindi siya po. Okay. Okay. Tapos may anak ka si Junior. Kaya pala senior na yung nakita ko. Okay. Okay. So, ano po tayo? Sa question and answer po sa mga fans, kung may itatanong po kayo, kanina, Sir Joma, ako na yung sasagot sa mga tanong kanina na naglabasan eh, kung ilan taon na, 47 years old, WBA minimum weight world champion po ang ating kausap, at taga Cebu, eto na, ang mga tanong, tiga lang ha, huling mensahe para sa mga batang boksingero natin ngayon. May mensahe ka ba daw, sir, sa mga batang boksingero ngayon? Mayroon po. Sige po. Ito yung mamisay ko lang sa mga bata ngayon na gustong magpatuloy ng boxing. Ito lang po masasabi ko sa inyo. Number one po, disiplina po. Tapos, sunod kayo sa payo ng trainer niyo. Tapos, umaga, takbo, huwag kayo magbarkada. Yan lang. Tapos ng training, pahinga, kain. Pagkahapon, sayo na naman. Number one po, disiplina po. Tsaka, sumunod kayo sa trainer nyo. Kasi yung trainer nyo, alam niya kung anong maranasan mo. Kasi naranasan ng trainer mo. Yun lang, isa, disiplina. Tapos, kapag magkapera ka sa boxing, ilagay mo lang sa bangko. Yun lang, isave mo. Tapos, kuha ka lang para kay nanay mo o sa kapatid mo o para sa'yo. Ilang mag-save ka ng pera mo kasi hindi natin alam yung sitwasyon sa boxing. Minsan, hindi natin alam disgrasya. Mm-hmm. Dapat may naipon tayo baka sakali. Hindi natin alam ano mangyari. Yan lang. Ingat palagi. Tapos, number one, disiplina. Tapos, sumunod sa trainer kung anong tinuturo ng trainer niya. Yun lang po. Tapos, number one, good po. Ulit-ulitin ko po, disiplina. Salamat po. Yun okay. Na po, sabi ko. O, yun na nga. Pansin ko, ilang beses mo inulit-ulit yung disiplina. Parang pinakamahirap yata yan sa boksingero. Talagang, pero ako na rin magsasabi, disiplina talaga. Kahit sa anuman na bagay, pag walang disiplina, mahirap talaga makuha.
Yes. Kung ano man yung gusto mo. Alright, sunod na tanong, sir. Pakita nung naman po kung sino ang boss niya ngayon, kung si Johnny or si Bibot. Eh, parang hindi ito, no? Si Sir Brico tsaka si Huawei yata, eh. Sa ngayon, ang boss ko ngayon dito sa Korean, si Boss Huawei Lalanto. Eh, kapag makauwi naman ako dun sa Manila, yung boss ko naman dun sa Manila, dun, yun si Mr. Boss Brico Santig. Okay, alright. Teka, sa panahon ng... Okay, hindi ito tanong. Nagsabi lang si Bobby. Sir Pao, what edad nag-start mag-boxing and nag-retire si Sir Gamboa? Kung basihan natin sa amateur, 12 years old ako na umisa sa amateur dati. Tapos, nag-turn ako ng professional, 19 years old na po. Hmm. Kasi dati din akong Manila Tempo sa Manila, sil parang class B ng RP Tempo dati. Oh. Tapos nag-turn ako ng pro is 19. Tapos nag-retire po ako, edad ko po, ano pa, bata pa, 29 pa. 29 pa po yung KRC. Ah, okay. Kasi medyo, ano, nagkasunod-sunod din talo, kaya ka nag-retire ba o ano lang, hindi na kaya ng katawan? Kasi yung gabi-bis po kasi ako dun sa, ano, yung nag-worry ako sa sawa, mabuntis kasi yung dati. Yung kambal ko. Okay. Anak, okay. Ito, may nang-asal sa akin. Sir Joma, turuan mo ng konting Bisaya si Sir Pao kasi karamihan ng interview niya ay mga Bisaya. May ituturo ka ba sa akin, Bisaya? Pwede rin. Sige, ambot. Sagot. Ambot sabihin niya na iwan ko. Ayun na nga. Ambot sa imo. Higugma kita. Oh, mga na siguro sa Pao. Hmm. Okay. Alright. Doon po sa mga nagtanong, salamat po. At ito, may comment lang sila. Tama po yan, disiplina para maabot ang champion. Sige po, isang oras na po tayo nag-uusap sa ating world champion. At gusto lang natin pasalamatan ulit si Sir Joma. Salamat sa pagpapa-unlock mo sa akin dito. At next time, promise, mag-aaral tayo ng Bisaya ba? Dahil puro Bisaya yung kausap ko, eh. Opo. Ipaturuan kita. Kailangan ko mag-stay sa Davao o sa CDO ng matagal o kaya sa Cebu para matuto talaga. Kahit saan ba? Basta Bisaya po. Kahit saan? Basta Bisaya. Kahit saan ba? Okay. Sige. At papasalamat na ako. Gabi na. 10:04 na po ng gabi. Thank you very much ulit. May mga gusto ko pa bang sabihin, mensahe, yung panghuling ano mo, paalam. Sabi ko lang po sa lahat po nanonood, maraming salamat po sa live namin ngayon ni Pao Kasa Boxing. Opo, yan po. Maraming salamat po sa lahat na nanonood po. Magandang gabi po sa inyong lahat po. Alright, magandang gabi. Thank you very much, Sir Joma. Salamat uli and good luck. Good luck din kay Marco Gentleman Tiso tsaka sa'yo. Okay po. Salamat, pare. Okay po. Sige. Okay, bye. Okay. I always enjoy lagi akong masaya na makausap ang mga boksingero. Syempre lalo na pag world champion. At saka thank you pala kay Wawi Adnan. Salamat sir, ha, nanonood ka sa akin, ha. Thank you sa lahat. Gabi na naman po tayo. Bukas ang makakausap natin ang nasa schedule ko, ha. Banggitin ko lang sa inyo, pakita ko lang yung schedule ko, ha. Dahil limang araw na magkakasunod na kwentuhan na naman tungkol sa boxing at iba pa. At parang nawala yung aking schedule dito. Sino ba ang kakausapin ko bukas? Ang nakaschedule sa akin bukas, teka, si ano na yata, si Christian Araneta na yata, eh. Christian Araneta. Tingnan natin, ha. Do-double check ko lang, ha. At kung sakali po na may mga oras po kayo, ako po ay araw-araw nag-upload ng mga videos at araw-araw din ako yung mga mahabang usapan natin kasi minsan hindi naman napapanood ng lahat yung hanggang sa dulo, eh. So yung ginagawa ko, hinahati-hati ko lang talaga yung mga ibang mga question ng mga tao at ayun, para lang makita. So salamat po sa inyo lahat. Salamat.
nawala ako kung sino kakausapin ko. Chichikin ko lang yung calendar ko ha, para masabi ko sa inyo ha. Sign of aging na yata to. Hindi ko na alam kung sino schedule ko. Basta, Christian Araneta, si Juan Mig Elorde, kakausapin din natin ha, si Boss Elorde, yung lumamang kay Navarrete, tapos sino ba yung isa? Nakalimutan ko tuloy, naku, nakakaya naman. Ino-open ko lang yung kalendaryo ko para masabi ko sa inyo ha. Yun, si Giovanni Escaner. So, Christian Araneta, Giovanni Escaner, tsaka si Miguel Lorde ang kakausapin natin, okay? Salamat po sa inyo lahat at sana suportahan niyo tayo ulit ha. Tagalog lang para naman maintindihan ng lahat ng Pilipino. Salamat po. Salamat din, Joseph, and thank you very much. Humble pa rin siya kahit naging world champion yan at dapat tularan ng mga boxers. Tama po yan. Humble sa totoo, humble sa interview, humble sa lahat. Malaking bagay po yan. Yun lang masasabi ko. Hanahanap ko na yung outro ko. Thank you very much. Kita tayo bukas, 9 o'clock. Bye po. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.